Kumusta po sa inyong lahat, sa mga manonood natin dyan? Upload ulit ako ng panibagong content. Wala nang intro-intro, diretso na sa video. Kung napapansin nyo, parang hindi nalagyan lahat ng text crop itong kinabit nating roofing. Baka sabihin nyo, hindi pa yan tapos. Tapos na po yan at ganyan po talaga ang paraan ko sa paglalagay ng text crop kung magkakabit ng hero. Yung iba dyan, baka sabihin tinipid. Wala po sa isipan natin ang tipirin ng ganyan. Ang rason po kung bakit ganyan ang sistema natin ay para maiwasan yung magbutas ng marami. Kasi sa katagalan, yan din po ang maaaring daanan ng tubig at magkaroon ng leakage. Mas maraming butas, mas maraming posibilidad na tumagas. At ang sistema namang ito ay mostly applicable sa mga residential. Pero kung mga open type na building or structure, pwede nyo tanta rin. Gaya ng mga covered court na masyado ng prone sa hangin. So yun, pwede nyo tanta rin. Pero kung ganito lang ng mga residential, gamitan nyo ng paraan na yung parang diamond type. Yung meron sa taas, sa baba, wala. Parang alternate. So makakatulong yun para mabawasan ang posibilidad ng tagas. Dito sa project na to, ito yung ginamit nating paraan. Kasi nagbigay tayo dito ng 1-year warranty against leakage. So kung merong tulo dyan, sagot natin yung maintenance within 1 year. Kaya ganito yung ginamit kong paraan para siyempre iwas sa tulo. Ngayon kung sasabihin ng mayari na tatarin yan, hindi ko tatanggapin yung may warranty. Kasi pag binutas mo yan lahat, parang ikaw na rin ang nagbigay ng dahilan na sa bandang huli ay magdadala ng sakit ng ulo. Dahil mahirap i-trace pagka maraming butas, hindi mo alam kung saan yung may tulo yan. Kaya dubling trabaho yan. So ako, pag nagbibigay ng warranty, dapat ako yung masusunod. Pero kung yung may-ari yung masusunod, pwede naman, pero walang warranty. So, ganun lang yun. So, yan lang po yung video natin ngayon. Sana nakatulong. Maraming salamat po.